Nabuntis at nakunan ako nang hindi alam ng mga magulang ko. Itago niyo na lang ako sa pangalang Nat. 23 years old. Gusto ko lang i-share itong secret file ko. I was 17 years old when I met Jay. Although magkakilala na kami, kasi schoolmate kami nung high school, at madalas nakakapag-chat and text na kami sa isa't isa. At natatandaan ko pa na naging mag-on kami noon sa text. Pero never kaming nag-attempt na mag-meet. Siyempre, that time feeling ko, hindi naman yun mauuwi sa seryosong relasyon. At isa pa, masyado siyang malandi. Yung tipong lahat na lang nilalandi niya. Naalala ko pa nga, nakipaghiwalay ako sa kanya through text. Kasi, naging mag-on lang din naman kami through text lang din. Time passed by, wala na akong balita sa kanya. Hindi na kami nakakapag-chat or even text and call. Wala na. As in, nawala talaga yung communication namin. Hanggang sa nagka-boyfriend ako, pero hindi rin nag-work. Nung nag-18 years old na ako, nag-start na akong magtrabaho. Nag-stop na din kasi ako sa pag-aaral. Talagang sinubsob ko yung sarili ko sa pagtatrabaho. Trabaho, bahay, yan ang naging routine ng buhay ko. Nakakapagod at nakakaboring. Pero, nabibili ko yung mga personal kong gamit. Isang araw, kakauwi ko lang galing shift ko. May nag-chat sa akin. Nagulat ako si Jay. Nangungumusta, kaya nireplyan ko. Sabi ko, okay lang. Ikaw ba? Hanggang sa nagtuloy-tuloy yung komunikasyon namin. Araw-araw, nagte-text at nagcha-chat kami. Hanggang sa nauwi sa ligawan at sinagot ko siya. Akala ko gaya ng dati lang na hanggang chat at text ang relasyon namin. Pero one time nakipagkita siya. So pumayag naman ako. Tambay lang kami at nagkwentuhan. Medyo nagkakahiyaan pa nga kami. At yung pagkikitang yun, nasundan ng nasundan. Hanggang sa lumalim yung relasyon namin. Hindi na namin namamalayan na nasa isang seryosong relasyon na kami. Hanggang sa nabuntis ako. Nabuntis ako ni Jay. Nung nalaman ko na nabuntis niya ako, sinabi ko agad sa kanya, Jay, anong gagawin natin? Buntis ako. Ang tanging sagot lang niya sa akin ay, hindi pa ako handa. Halos gumuho ang mundo ko. Para akong binagsakan ng langit at lupa nung sinabi niya yun. Bigla na lang tumulo ang luha ko. Ilang araw akong hindi nakipagkita sa kanya. Hindi rin kami nag-uusap. Mag-isa kong dinadala yung problema ko. Hindi ko rin magawang sabihin kila mama at papa kasi natatakot ako. Hanggang sa isang araw nakipagkita si Jay. Tinanong niya ako kung anong desisyon ko. Ang sabi ko, kung ayaw mo, wala naman ako magagawa. Pero ako, itutuloy ko to. Ang sagot niya sa akin, kung anong desisyon mo, dun ako. Pagkarinig ko noon, biglang umaliwalas yung mukha ko. Yung puso ko naging masaya. Kaya sabi ko sa sarili ko, siguro, umpisa na to ng magandang buhay kasama ang sarili kong pamilya. Pero mali pala ako. Kasi mag-uumpisa pa lang pala ang bangungot na habang buhay kong dadalhin sa buong buhay ko. Pinagpatuloy ko ang pagbubuntis habang nagtatrabaho ako.
si Jay, boyfriend ko, ayun, tambay lang. Hindi pa rin alam ng mga magulang ko ang tungkol sa pagbubuntis ko. Patuloy pa rin ang relasyon namin ni Jay. Minsan nagtatalo kami sa mga simpleng bagay. Hindi niya pa ako pinakikilala sa mga magulang niya. At wala siyang binabanggit na kahit anong plano para sa magiging baby namin at sa pamilya namin. Hanggang sa isang araw, habang nagkakahera ako sa isang palaruan sa isang mall sa Faura, nakaramdam ako na parang ang sakit ng puson ko na parabang may tumataga sa akin. Lumapit ako sa bisor ko at ang sabi ko, "Ma'am, CR lang po ako." Habang nakahawak sa puson ko dahil namimilipit na ako sa nararamdaman ko sa sobrang sakit. At nangyari na nga ang hindi ko inaasahang mangyari. Nakunan ako. Nabuntis at nakunan ako nang hindi nalalaman ng mga magulang ko. At si Jay, ang boyfriend ko. Alam ko sa loob-loob niya na masaya siya nun. Kasi wala na siyang responsibilidad sa akin. After that incident, I was expecting na hihiwalayan niya na ako. Pero nagpatuloy ang relasyon namin. Nagpatuloy ako sa pagmamahal ko sa kanya. Pinakilala ko na siya sa bahay. Kahit alam ko na ayaw sa kanya ng parents at mga kuya ko. Pero wala naman silang magagawa eh. Siya din, pinakilala na niya ako sa mga magulang niya. Ako nagtatrabaho, siya tambay pa rin. Ako ang babae, at ako ang halos bumubuhay sa boyfriend ko. Palihim akong nag-aabot ng pera sa kanya. Minsan nagdetect siya sa akin na wala silang pagkain. Manghihiram daw siya ng pera. Binibigyan ko pero syempre hindi ko na sinisingin. Hindi kami live-in. Ganun ang relasyon namin. Nagdaan pa ang ilang buwan. Away-bati kami. Hanggang sa umabot ang isang araw, may nalaman ako. Nakikipagkita pa pala siya sa ex niya. At nagpunta pa sa kanila. Sobrang galit na galit ako nung malaman ko yun. Nagulat siya na nalaman ko yun. Nakipaghiwalay na ako sa kanya pero ayaw niya. Sorry siya ng sorry sa akin. Pilit siyang nagpapaliwanag na wala namang nangyari sa kanila. Na nagkwentuhan lang sila buong gabi. Eh sino ba namang maniniwala na wala silang ginawa nung gabing yun? Nakikita ko sa mga mata niya yung takot niya. Na kapag nawala ako sa buhay niya, wala siya. Kaya binigyan ko pa siya ng pangalawang pagkakataon. Hindi natuloy yung paghihiwalay naming dalawa. At habang tumatagal, nagiging mahigpit na siya sa akin. Tamang hinala. One time nga may nabasa siya sa chat namin ng kaklase ko. Binibenta ko kasi yung cellphone ko sa kanya. Ang sabi ko, presyohan mo na lang, be. Eh inatake siya ng tamang hinala. Hindi niya muna binasa ang lahat at inintindi yung chat. Nakipagkita siya sa kanto namin. At sa gitna ng kalsada na maraming tao, sinampal niya na lang ako bigla. At sinabi niya sa akin na, "Walang niya ka? Pokpok ka na pala ngayon?" Kinaladkad niya ako hanggang sa mapunta kami sa madilim na lugar. Sinisigawan niya ako, minumura niya ako kung ano-ano yung mga sinasabi niya sa akin. Habang umiiyak ako, iniinda ko yung sakit ng pagkakasampal niya sa akin. Hindi ako nagsasalita, hinayaan ko na lang siya. Nung tumahimik na siya, kinuha ko yung cellphone ko. Kitang-kita ko pa rin yung galit sa mukha niya. Binuksan ko yung messenger at ibinigay ko sa kanya. Basahin mo ng buo. Initsa ko sa dibdib niya yung cellphone ko sabay alis. Iniwan ko siya doon. Habang naglalakad ako, iyak lang ako ng iyak.
Gulong-gulo ang isip ko noong mga panahon na yun. Sabi ko sa sarili ko, ayoko na. Nung malapit na ako sa amin, naririnig ko may tumatawag sa pangalan ko sa likod ko. Si Jay tumatakbo, tinatawag ako. Pero patuloy akong naglakad at umiyak. Nung nasa tapat na ako ng bahay namin, naabutan niya ako ni Jay, hinarang niya ako. Humihingi siya ng sorry sa ginawa niya sa akin, pero wala akong pake sa mga sinasabi niya. Ayoko na! Hindi ko in-expect na pagbubuhatan mo ko ng kamay. Nakikipaghiwalay na ako sa kanya pero ayaw niya akong pauwiin. Hindi niya daw ako pauuwin hanggat hindi pa kami nagkakaayos. Hingi siya ng hingi ng sorry sa akin pero ako iyak lang ako ng iyak. Hayaan mo munang lumipas tong araw na to bago tayo mag-usap, sabi ko. At kahit nasasaktan na ako, pilit akong nagpumiglas sa pagkakahawak niya sa braso ko. Ilang araw siyang chat ng chat at tawag ng tawag sa akin. Akala ko matatauhan na ako, pero nakipagbalikan pa rin ako. Pinagpatuloy ko ang relasyon ko kay Jay. Wala eh, mahal ko eh. Hanggang sa naalaman ko, nabuntis na naman ako. Nabuntis na naman ako ni Jay. This time, pinilit ko siyang sabihin na muna sa magulang niya para alam at para masamahan nila ako na magsabi sa mga magulang ko. Pero ang sagot ng mama niya, ang babata niyo pa, Nat. Sigurado na ba kayo? Pwede pa naman natin yung gawan ng paraan. Nainis ako sa sinabi ng mama niya sa amin. Kaya ang ginawa ko, umuwi ako sa amin. Sobrang stress ko noon. Hindi ako lumalabas ng kwarto pag nasa sa amin ako. Lalabas lang ako pag magkikita kami ni Jay. Hindi ako kumakain. Hindi na rin ako pumapasok sa trabaho ko. Sobrang payat ko noong mga panahon na yun. Kalat na rin sa lugar nila, nabuntis ako. Pero ang mga magulang ko, hindi pa rin nila alam. Isang araw, sabi ng mama ni Jay, ano, itutuloy niyo pa rin ba yan? Hindi ako sumagot. Birthday ni Jay, ilang buwan na rin yung tiyan ko. Medyo nakaumbok na pero hindi halata kasi lagi akong nagsusuot ng maluluwag na damit. Nagpunta ako kila Jay pero wala siya. Kung saan-saan ko siya hinanap, hindi ko siya mahagilap. Umuwi ako, nagpalipas ng oras. Bumalik ako kila Jay. Naabutan ko sila, nagiinuman na para bang sobrang saya. Nainis ako, lumapit ako. At ang sabi ko, kung saan-saan kita hinana, pero eto ka pala, sobrang saya kasama ng mga kaibigan mo. Mas gusto mo talaga sila kasama kaysa sa amin ng anak mo. Medyo madami na yata silang nainom. Kaya tumayo siya at nagalit siya sa akin. Sinaktan niya ako sa harap ng mga kaibigan niya. Pinagsasampal niya ako. Maski isa, walang tumulong. Pero buti na lang, nahabag naman yung dalawang kaibigan niya. At sabi, pre, tama na yan. Babae pa rin yan. Tsaka huwag dito sa kalsada, huwag dito sa harap namin. Pero matigas si Jay at ang sabi niya, huwag kayong mangialam dito. Lumipas ang ilang araw. Pinalagpas ko yung ginawa niya sa akin. Nalaman na rin ang papa ko na buntis ako. 4 na buwan. Pinalayas ako ni papa. Agad akong tumakbo kay Jay. Pumunta ako sa bahay nila. Dala ang mga gamit ko. Oh, bakit may mga dala kang gamit? Tanong ng mama ni Jay. Pinalayas po kasi ako ni papa, tita. Kasi nalaman po na buntis ako. Sagot ko. Eh, sabi ko naman sa inyo. Sa'yo lalo. Huwag mo na ituloy yan.
Paano na ngayon yan? Mag-sorry ka na lang at ibaba mo yung pride mo kasi kasalanan mo naman yan eh. Hindi ka pwede dito makitira sa amin. Kasi nakikitira lang kami dito sa nanay ko. Sagot ng mama ni Jay. Sobra akong nasaktan sa mga narinig ko. Yung mga narinig kong yun ay nanggaling mismo sa lola ng anak ko. Paano na ako? Paano na kami ng mga anak mo? O ng anak mo? Saan kami titira? Wala akong ibang mapupuntahan. Sabi ko kay Jay. Eh alam mo naman na nakikitira lang kami kila lola. Saka alam mo naman, mainit ang mga tao dito sa akin. Sagot ni Jay. Hindi ako kayang panindigan ni Jay sa pamilya niya. Hindi siya gumawa ng paraan para sa amin ang anak niya. Pero nagtiis ako. Nagtiis pa din ako. Wala akong ibang ginawa kundi ang magtiis ng magtiis. Yung naranasan kong makitulog kung kani-kanino, makiligo kung kani-kanino, makikain kung kani-kanino. Dumating pa nga yung time na naranasan kong matulog sa jeep. O minsan, natutulog ako doon sa sofa sa tapat ng bahay nila. Tapos minsan sinasamahan na lang ako ni Jay. Halos maging ulam kami ng anak ko sa mga lamok. Yung kahit nahahamugan na kami, wala pa rin paki yung pamilya niya sa akin. Ultimo pagkain namin ng anak ko, ipinagdamot nila sa akin. One time, nasa court ako malapit sa amin. Inaantay ko yung kaibigan ko kasi sa kanila ako makikitulog. Nakita ako ng kuya ko. Lumapit siya sa akin. At ang sabi niya, "Gabing-gabi na, bakit nasa labas ka pa?" Hindi kasi alam ng kuya ko na kung san-san lang ako nahikitulog. Akala niya, nakila Jay ako. Nakatingin lang ako sa kuya ko. Gusto kong sabihin na kuya, napapagod na ako. Mukha kaming kawawang mag-ina. Kung kani-kanino lang kami nakikitulog, kain, ligo. Gusto kong sabihin yun. Gustong-gusto ko nang umiyak sa harap ng kuya ko. Pero ang sabi ko na lang, inaantay ko lang po kasi si AZ kasi wala akong kakwentuhan. At ayun, umalis na yung kuya ko. Kinabukasan, nag-message sa akin ang kuya ko. At ang sabi niya, "Nat, umuwi ka na. Ako bahala sa'yo kay Papa. Nag-usap na kami, ako bahala sa'yo." Sabi ko, "Paano na si Jay, kuya? Kung gusto mo, isama mo si Jay. Sa bahay na lang kayo para alam namin kahit papano na okay ka." Sagot ng kuya ko. Sobrang saya ko noon. Naging casual ang pag-uwi ko sa bahay. Kasama ko si Jay. Nakatira na siya sa amin. Patuloy ang pagsasama namin ni Jay. Pero kinulong niya ako sa mundo niya. Sa kanya lang umikot ang mundo ko. Nakakasakal. Ultimo mga kaibigan ko tinanggal niya. Hindi ako pinapalabas ng bahay. Lalabas lang kapag siya ang kasama ko pero ayaw niyang nakikipagkita ako sa mga kaibigan ko. Nagpatuloy ang pananakit niya sa akin, sa kalsada, sa kanila, sa harap ng maraming tao, sa harap ng pamilya niya at sa mismong pamamahay ko. Pero never akong nagsumbong. Wala akong pinagsabihan ng pinagdaraanan ko. Lahat kinimkim ko para lang buong pamilya ang kalakihan ng anak ko. Nagtiis ako. Lahat ng sampal, umpog sa pader, balya sa bunot, mura pinagdaanan ko sa kamay ni Jay. Pero never akong sumuko. Kasi iniisip ko yung anak ko. Nakikita ko naman na mahal ako ni Jay, kami ng anak niya. Pero sobrang mali ng way niya para mahalin ako. At sobrang sakit na maramdaman ko to. Minsan tinatanong ko yung sarili ko kung mahal pa ba ang tawag dito. O baka nanghihinayang na lang ako. O baka dahil na lang sa anak ko, kasi gusto ko buong pamilya ng anak ko, nagtitiis pa rin ako. Kahit sobrang dami ng dahilan para iwan siya, hindi ko ginawa.
Kahit sobrang sakit na yung tipong gusto ko nang mamatay kasi ayoko nang maramdaman lahat. Dumating pa nga yung time na sinusuntok ko yung tiyan ko kasi gusto ko nang mamatay na lang kami ng dalawa ng anak ko. Pero mali yun. Isa yun sa mga maling nagawa ko sa buhay ko. Gabi-gabi ako nagdarasal, kinakausap ko yung anak ko sa tiyan ko. Nagsusorry ako sa lahat ng mga nagawa ko. Sobrang mahal ko lang yung anak ko, kaya ako nagtitiis. November 28, 2015. Sa ospital ng Sampaloc, doon ko nakita ang pag-asa ko. Nakita ko yung dahilan ko kung bakit kailangan ko pang tatagan. Si Sofia, yung anak ko. Lahat gagawin ko para sa kanya. Nagpatuloy ang pagsasama namin ni Jay. Buo kaming pamilya pero ramdam ko na may mali na sa pagsasama namin. Wala na akong maramdaman, halos ayaw ko na siyang makita. Nawalan siya ng trabaho. Nag-usap kami na ako muna ang magtatrabaho pero ayaw niya. Sino daw mag-aalaga sa anak ko? Baka daw lumandi lang daw ako. Bigyan ko naman daw siya ng kahihiyan na ako ang magtatrabaho, siya hindi. At ang sabi ko, Jay, hindi na yan kung sino ang nagtatrabaho. Ang importante, maibigay natin yung pangangailangan ng bata. Hindi naman to para sa sarili ko lang. Kung ayaw mo, babalik na lang ako sa pag-aaral. At dahil sa sinabing kong yun, nakatikim na naman ako ng malupit na sampal sa kanya. Binugbog niya ako at pinalagpas ko uli yun. Paulit-ulit kong pinalalagpas ang lahat. Hanggang sa nagsisimula na akong mag-isip ng tama. Bininyagan si Sofia sa tulong ng mga magulang ko. Kahit isang kusing walang binigay ang pamilya niya. Pero inintindi ko yun. Dahil fiesta sa kanila. Pinili nila yung fiesta over Sofia na apo nila. Pero okay lang din. Kasi andito naman kaming pamilya ko. Hanggang sa dumating na yung araw na buo na yung loob ko. Na kahit okay kami nung araw na yun, wala kaming pinag-awayan. Ang sinabi ko, Jay, ayoko na. Huwag ka nang uuwi dito, ipapahatid ko na lang yung mga gamit mo sa inyo. Gusto ko nang panindigan to. Wala na talagang love, puro panghihinayang na lang lahat ng nararamdaman ko. Oras na para mahalin ko ang sarili ko. Dahil konti na lang mauubos na ako. Natatakot ako na baka sa sarili kong anak wala na akong maibigay kasi naubos mo na. Lahat ng pagtitiis ko mula umpisa pa lang, lahat yung tiniis ko. Lahat ng pambubugbog mo sa akin, pagpapahiya, pagmamalupit mo, pati ng pamilya mo sa akin. Ngayon nakaramdam na ako ng pagkamuhi sa'yo. Gusto ko nang lumaya, ayoko na. Gusto ko nang umalis sa mundo mo. Huwag ka nang uuwi dito, hindi na kita mahal. Hindi na ako yung nat na tatanggapin lahat ng maling ginawa mo sa akin. Handa na akong mahalin ang sarili ko kaya tama na. Itigil na natin to. Yan ang tinext ko sa kanya. Pinag-isipin kong maigi yun. Kasi ayokong gumawa ng isang bagay na pagsisisihan ko sa bandang huli. Pagkatapos ng araw yun, iba yung kaluwagan sa puso't isip ko. Para bang ang saya-saya ko kasi nakawala na ako. Lumipas ang mga araw, hindi naging madali ang lahat. Nagmamakaawa siya sa akin. Pero sarado na ang puso't isip ko para dun. 3 taon na ang nakalilipas simula nung mahalin ko ang sarili ko. Binubuo ko ang sariling mundo namin ng anak ko. Hanggang ngayon, di ko pa rin siya mapatawad. Lalong-lalo na ng buong pamilya niya. Ngayon, hindi maganda ang ugnayan namin dahil may problema kami pagdating sa sustento sa anak ko. At kahit hanggang sa korte, ilalaban ko to. Hindi na ako takot lumaban, lalong-lalo na para sa anak ko. May karelasyon na rin pala ako ngayon. Magdadalawang taon na kaming magkasama.
at sa kanya ko naranasan kung paano tratuhin ng tama. Maraming salamat po.